mga ka-Pipi, welcome back to our channel. Magluluto tayo ngayon ng kalabasa okoy. So bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button. So ito guys, yung ating mga main ingredients. So puro healthy lang yan, puro gulay. Gagamit tayo syempre ng kalabasa, then carrots, and then bell pepper at spring onion. Gagamit din tayo ng itlog, cornstarch, at yung ibang mga seasoning natin is i-discuss natin as we go on. Unang step is i-grate natin itong ating kalabasa. So ayan guys, nagagad na natin yung kalabasa. Isusunod na natin itong ating carrot. So gagadgarin din natin yan. Ito na guys, so nag-grate na natin yung ating carrot and yung ating squash or kalabasa. Ngayon naman is mag-slice na tayo ng bell pepper. So hiwain lang natin siya ng maliliit. So as you can see, yung mga recipes na ginagawa ko, karamihan ginagamitan ko ng bell pepper kasi very healthy siya and talagang nakakadagdag siya ng flavor. Next natin i-slice itong ating spring onion or dahon ng sibuyas. So i-slice lang din natin siya ng maliliit. Ito na guys, yung ating mga ingredients. Yung ating squash, bell pepper, spring onion, and yung ating carrots. So at this point, itadagdag na natin yung iba pang pampasarap na ingredients. Ito yung ating sibuyas at yung bawang. Kung gaano karami guys yan, depende na yun sa preference niyo. Kung gusto niyo ng maraming garlic. So, i-mix lang muna natin yung ating mga sangkap bago natin siya timplahan. So, lalagyan na natin siya ng magic sarap seasoning. So, again guys, dahan-dahan sa pagtitimpla. Sa huli na natin i-adjust yung timpla niya kung gusto niyo ng mas maalat or mas maanghang. So, ito yung ating ground black pepper. Then, maglalagay din tayo ng sugar. So, mga 1 teaspoon lang yan. And then, Himalayan salt. Mga half a teaspoon lang din. Kasi naglagay na tayo ng seasoning. Pero kung gusto nyo ng mas maalat, pwede nyo dagdagan. So, mix-mix lang tayo guys. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng itlog. So, siguro mga 5 to 6 pieces ng egg. Depende kung gano'ng karami itong gulay na na-prepare ninyo. Ngayon naman is maglalagay tayo ng cornstarch para mas mabind siya and maging crispy din pagka pinrito na natin. So, i-mix lang natin siya hanggang ma-well blend na yung cornstarch sa ating mixture.
Ngayon, ready na tayo magprito. So, ihanda ang kawalin na merong mainit na mantika. So, medyo fire lang to guys, para maluto yung ating kalabasa. Then, pag medyo mainit na yung kawali, ilalagay na natin yung ating mixture. Yung size niya, depende na rin yan sa inyo kung gaano kalaki yung gusto din yung okoy. So, low to medium fire lang para hindi masunog. So, mga 1 to 2 minutes lang, pwede nyo na yung baliktarin. So, babaliktarin na natin itong ating okoy. So, iluluto natin yung other side ng mga 1 minute din. Enough lang para maging golden brown siya, maluto, pero hindi naman siya hilaw. Ito na guys, ng ating kalabasa okoy. It's very nutritious and delicious. And masarap siya lalong kainin kapag mainit. So I hope guys nagustuhan niyo itong video natin. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching and see you on our next video. Bye guys!